guys, what's up? What's up? So nandito na naman tayo ngayon, nagbabalik tayo dito sa Madis Bike Shop. Dito yan sa Valenzuela City. Ayan, balita ko guys, meron sila dito project bike na pang malakasang road bike. Ayan, so iba bike check natin yun guys. Ang ganda no, no? Ayan no, pang malakasan na talaga to guys. Elves Vanyar na road bike. Ang ganda nito guys, oh promise. Oh, pero bago yun guys, itutour ko muna kayo dito sa bike shop ng Madis. Oh ang ganda, ang dami na nila yung mga mountain bike. Ayan oh, mga budget mountain bike, hindi tinipid sa pyesa. Ayan, so gagawa tayo ng video nyan para makapag window shopping tayo dyan. So meron pa rin dito oh, ayan ganda oh. Pero sa ngayon guys, bike check-in muna natin yun. Elves Vanyar road bike. Wala nang intro guys. Diretso tayo. So ayun guys, ang ating iba bike check, ang Elves Vanyar. So first time kong makapag bike check ng ganitong road bike na Elves. Ayan o. So wala pa ako masyadong ano yung idea sa mga Elves. Pero sa mga road bike, kahit pa paano, meron na tayong mga nababike check yun, no? Diba? So sisimula natin ang bike check guys, syempre sa kanyang frame. Ang frame niya guys, size 50 cm to. Then ito 52. Ayan, meron, pero meron nakasulat dito sa down tube guys, papakita ko. Ayan, large 50, yung reach 385, yung stock 501. Hindi ko alam kung ano yung reach at stock na yan. Ang alam ko lang dito guys, ito ay 50, itong 6 tube, tapos itong top tube 52. Ayan, so yung reach saka stock guys, pa-comment naman ako sa baba kung ano ibig sabihin nun. Ayan o, para na naman madagdagan ng ating kaalaman tungkol sa road bike. At ang kanyang frame guys, ayan, carbon lodi. Carbon ang ating frame, pati ang ating tinidor, carbon na rin yan no? At tumitimbang ang ating road bike ng 8.5 kg guys. Napakagaan nito, kita nyo naman no? O lilipad ka rito guys. Pag ito binike mo, bibilis ka rito, 'di ba? Bigla ka magiging pro. Biglang lalakas ka rito pag ito ginamit mo. Ayan, tingnan natin. Yung Elves niya guys, itong down tube, halos pabilog siya. Halos pabilog. At syempre, ang ganda ng kulay niya. Kita niyo guys, oh. Oh, nakalimutan pala natin buksan ng ilaw. Oh, ang kulay niya parang metallic. Ayan, nagbabago kulay guys. Pag nilapitan natin, parang bronze. Pag malayo, kulay green siya pag hindi nasisikatan ng ilaw. Tingnan natin, tingnan nyo. Oh, di ba? Green. Tapos, pag nasikatan, bronze. Ang galing. Two-tone yata tawag doon. Ayan, oh. At syempre, internal cabling tayo. Isa rito. At isa dito. So, kung dito pumasok, hanapin natin kung sa lumabas. Oh, dito yung lumabas yung isa. Ayan, tingnan natin sa ilalim. Ayan, dito lumabas yung isa. Preno yan sa likod. Tapos, saan yung isa? Hanapin natin. Ayun, nandito sa ilalim, guys. Ayan, ito, oh. Nakatago, nasa ilalim. Ayan, oh. Oh, di ba? Sa tagong-tago. Tapos, dito lumabas yung kable ng RD. Ayan. Yung FD dito lumabas. Nakita nyo ba, guys? Ayun, may butas. So, dito lumalabas. At press fit yan, guys. Ang sabi sa akin, basta carbon, press fit yun. O, oh, diba? At itong kanyang chainstay, may bukol, oh. Tingnan nyo, guys, may bukol dito. Nakikita ba sa camera? May bukol, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ang ganda nito, guys. Promise. At dito, ito, ang ganda. Parang, ano, tubo, maliit. Maliit lang siya, pabilog. Pabilog lang siya. Certification, EN. ISO. Yun. So, yung alam ko, pag ISO, guys, pwede na yata doon sa pangarera. Yun ba yun, guys? Pa-comment naman ako, guys. Tapos, yung dropout niya, napapalitan. Ayan. Siyempre, quick release yan. At dun tayo sa fork niya, guys. Fork niya, carbon. Aero. Bladed to, yun. Ayan. Aero. Na gray. Matte gray. Matte gray yan. Tapos, yung head tube niya, guys, tapered. Kung hindi ako nagkakamali, 111 mm ang haba ng head tube niya guys. Nakatago yung bearing niya guys, nakatago sa loob. Dito rin nakatago. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa type na yun eh. Nakatago siya sa loob. Oh, di ba?
At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Uy, kakaiba yung hubs niya, guys, oh. Ang lapad nito, oh. Ang lapad ng ano niya, guys, spacing dito. Ang lapad talaga. Ano kaya to, carbon? Ah, alloy. Alloy ang hubs natin, guys. Walang tatak. Ayun, meron. Sagmit Ultralight 3.0. Ang ganda, promise. Tapos pa diretso yung kanyang ano, hubs niya, guys, oh. Ah, yung ano, tawag dito, spokes bladed seal bearing ang ating hubs. Ang ganda. Quick release. Ayan, quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 20 holes ang ating hubs. Oh, ganda. Pag siguro talaga mga road bike, pauntian ng spokes. 20 para magaang siguro. Tapos bladed siya. Sabi nila pag bladed, ano yun eh, medyo aerodynamics daw yun. Ay, yung fork niya, guys, may ano, vanyar. May vanyar sa likod, oh, nakasalagay. Kulay puti. Kaya pag kinapa mo to, para siyang sticker. Pero pintura siya, guys. Ayan. At ang ating hubs. Ano na naman pinagsasabi natin? Pagod na ba tayo? Ayan. At mga ano natin, double wall alloy rim na 3.0 ultralight. Oh, Sagmit din to, guys. Sagmit ultralight 3.0. Palagay ko nasa ano kapal nito, guys. 10, 20, 30, 40. 40 millimeter. Ito, 40. Tapos, syempre, rim brake. Yan. Ayan, rim brake. At ang gulong natin, hanapin natin kung may tatak. Yung Pirelli. Nakikita ba sa camera, guys? Pirelli. Na ang sukat ay 700. Siguro ba ano to? 25 siguro to. Ang liit ng gulong niya, guys, promise. 23. Wow. Ito na pinakamaliit na gulong na nakita ko. Mayroon palang 23. Akala ko 25 ang pinakamaliit. 700 by 23C. Ayan, delikado tayo rito. Pag nalubak ka rito, baka mabutas to sa lubak. Ayan, oh, syempre sa kabila, ganun din. Sagmit Ultralight 3.0 na hubs. Ito. Alloy din yan. Kakaiba yung ano niya, guys, design ng spokes. Dito pa cross. Sa kabila, padiretso. Ayan, parallel yan. Magkaiwalay ito. Ito, cross. Bilangin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dito, guys. Sa side na to, 16. Sa kabilang side, 2, 4, 6. Nahihirapan tayong bilangin, guys. 2, 4, 6, 8. 8 dun sa kabilang side. Magkaiba yung ano? Magkaiba yung bilang ng spokes niya, guys. Ganun ba talaga? Pa-comment naman ako, guys. Wala akong alam talaga sa road bike, eh. Ayan, doon. At ang pakinggan natin yung hub. Uy! Uy! Nagulat ako dun, guys. Ang ingay. Uy! Tunog mayaman, oh. Kita nyo naman, oh. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Ang kunat niya talaga, guys. Promise, oh. Oh, ang tunog mayaman to. Oo. Oh. Kaya mapapalingon sa'yo mga tao rito. Ang kadena niya. Ayan, kadena. Ang cogs niya, guys. Wala akong makita. Madilim. Ayan, oh. Nakaukit lang yata. Shimano. Ayan, guys. Shimano. Ayun pala, eh, oh. Haba-haba. Tumitingin tayo rito. Ayun na pala, oh. Shimano HG. 11 to 36 teeth. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed. Isa pa nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Shimano HG 201-9. Ang ganda nito, guys. Promise. At ang ating RD ay Shimano Sora. Ayan, Sora. Ang ganda nito. Plastic ang pulley. Standard size. Parehas. Yung tension at yung guide. Ayan, plastic parehas. Standard size. Ang kadena natin, Shimano rin, guys. HG. HG, ayan, Shimano rin yan. At ang ating, oy, naka Shimano talaga tayo, guys. Straight Shimano ang ating group set dito. Hello. Tiagra ang ating crankset. Tingnan natin kung ano teeth. Oy, 52 ang laki nito, guys. Sisibat ka rito. Kita niyo naman, oh, 52, 36. Shimano Tiagra naman ang ating crankset. Alloy ito. Alloy. Tapos ang chainring niya, alloy din to. Alloy, dalawa chainring. Ang ganda nito, guys, promise.
Halotech siguro to. Oh, Halotech nga to. Na ang bibi niya guys ay press fit. Palagay ko Shimano rin ang bibi niyan. Ayan. At ang FD natin ay Shimano din to. Ayan. Na ditornilyo rito. Ditornilyo. Ano to? Rivet? Rivet ba to guys? Naka-rivet to. Tapos ito, ito yung tornilyo ng FD. Tapos ito rivet. Ayan oh. Wala pa tayo masyadong alam dyan. Ayan. At syempre meron dito dalawang lalagyanan ng malamig na beer. So pwede kang maglagay ng beer dito. Tapos dito pulutan. Ang sarap niya no. Oh, di ba? At ito pa guys, kakaiba. Ngayon lang talaga ako nakakita nito. Alloy, alloy ba to? Ah, carbon. Carbon ang ating seat post, ELDS din 'yan. Ayan, 27.2. So wala akong nakikitang tornilyo, guys. Hulaan niyo kung nasaan. Andito pala sa ilalim, oh. Andito yung lock ng seat post dito sa ilalim. So ang linis niyan, tingnan, wala talaga dito. So may iwasan to ng ano, kalawangin. Kasi nasa ilalim. Oh, ang ganda. Tapos straight ang ating seat post. Ang ganda. At ang upuan natin, guys. Oy, parang pamaypay na naman 'to. Ayan, flat. Flat na flat 'to. Oh, tapos ito mahaba. Ang haba nito. Malambot at manipis ang kanyang foam. So wala siyang hiwa at walang hiwa dito at walang kanal. So walang dadaluyan ng utot mo at ihi mo. So itataas mo na lang yung puwet mo. Ayan, oh. At diba dito sa ating drop bar. Ang drop bar niya guys, 420mm. Made of carbon. Ayan, carbon lodi. Ang tatak ay EC90. Pati yung kanyang stem niya guys ay carbon din. 105mm. Ang haba, carbon parehas yan. EC90 tapos EC90 din dito. Ito ang aero. Okay, aero to guys, medyo flat to. Ayan o. Oh. Ang hirap siguro hawakan nito. Sa bagay, dito ka naman madala sa hawak eh. Oh, diba, ano? At ang spacer niya, 4 na 10mm. 1, 2, 3, 4. Tapos meron sa taas na 2.5 yata to. Ayan. At medyo flat yung dust cap niya. Alloy. Alloy lahat to, alloy. Ang ganda nito guys. Tapos internal cabling tayo guys. Nakikita niyo ba oh? Ang linis tingnan. Oh, walang makalabas na kable dito sa drop bar. Oh. At ang ating STI guys, syempre, Shimano Sora STI. Syempre, gumawa. Ang gawa ay Shimano. Ayan o. Oh. Ang ganda na to, internal. Ayan o. Oh. Ang ganda. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan o. Oh. At syempre, ang ating caliper ay gawa ng Shimano Sora. Caliper ba to? V-brake. Ayan, Shimano Sora, alloy din yan guys. Ayan, ito yung lock siguro. Ayun, lock. Tapos kapag babaklasin mo na yung gulong, saan mo lang ito i-release. Yun yung pagkakaalam ko guys ha. O, diba? Tapos barrel adjuster. Ayan. At syempre sa kabila ganun din. Shimano Sora, alloy na brake caliper or V-brakes. Ayan. Ayan, barrel adjuster o. O, at tingnan natin yung quick release niya. Sagmate ultralight nga to guys, to. Ayan oh. So maybe bihira ako nakakakita guys ng road bike na true axle. Kasi kung mga ngarera ka, ayan to yung ano ano tawag doon? Ito yung guys yung skewer, yung baka ng skewer. Ayan. Nakakita ako ng road bike guys naka true axle. Siguro hirap baklasin noon pag nangangarera ka, no? Eh di ba pag nangangarera ka, kailangan mabilis kang makapagpalit ng gulong. Ayan, so palagay ko wala na ako nakakalimutan dito guys. Ang ganda talaga nito. Papapasana all ka na lang dito sa Elves Vineyard. So ayan guys, ang ating bike check ng pangmalupitan, pangmalakasan na road bike dito yan sa Madis Bike Shop. Ang Elves Vineyard road bike. Ayan. So nagkakalaga nga pala to guys ng 60,000 pesos lang. Dito yan sa Madis Bike Shop. May previous to na helmet. Ayan guys, ilalagay ko sa description guys yung kanilang contact number, Google Map, at Facebook link sa mga gusto mag-avail nito. Ayan o, bigla kang lalakas dito pag ginamit mo to. Ayan o, hanggang dito na lang ang ating video guys. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo dito sa ating binike check na Vineyard Elves. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ng subscribe button guys.
Road to 5,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Babush!